True-blooded Aldab Nation fanatics, Miss Maine Mendoza umalma sa isang offer sa kanya na kung saan ay gagawa siya ng isang movie at gagawin siyang wifey material ni Mr. Spotted. Ay nako, pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Artista Life Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. Bago natin simulan ang ating mainit na updates for today, nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga Aldab Nation sa continuously supporting and loving Alden Richards and Maine Mendoza. At narito naman ang ilan sa mga piling-piling mga komento mula sa ating pong mga viewers, kung saan pinag-usapan natin kahapon na ito nga si Miss Menggay po ay napag-usapan nga na parang goodbye na po sa Eat Bulaga, dahil malapit na nga pong ay pakilala si Miss Maha Salvador bilang isa sa mga co-host at magkakaroon ng sariling segment sa Eat Bulaga. Habi po ni Ma'am Carmen Tolentino, edi wow, subukan nilang alisin, lalo lang silang babagsak. Wala na nga silang rating at okay lang alisin na nila, kaya naman na nila. Kung wala na sila dyan sa EB, kahit sino ilagay nilang host dyan, wala nang manonood. Totoo ay matagal na silang lugi mula nang sinira nila ang Aldab. Ginawa nilang sarsuela, walang kwenta, walang maniniwala pa sa kanila. Basta kami, Aldab lang, wala nang iba. Ayan, ito naman ang isa sa mga paninindigan ni Ma'am Carmen Tolentino. Wala man o nandyan si Mr. Alden, kung nandyan man sila, di susuportahan. Kung wala, edi wala. Ganun na lang po talaga yung kanila pong sinasabi ngayon. So, Ms. Marilyn Ignacio, ay naku, sino pang ipapalit nila dyan sa EB? Hindi pa rin nila mapapantayan si Maine Mendoza. Tuloy pa rin ang boycott dyan sa EB na yan. Ayan. Ito naman ang pagtatanggol ni Ms. Marilyn Ignacio para kay Ms. Maine and Alden. Diba? Totoo naman po yan na isa sa mga kaabang-abang at most viewed na serye po sa Eat Bulaga hanggang sa ngayon, ha, ilang taon na po ang nakakalipas mula nang inumpisa nila ang Kalye Serie Days. Pero hanggang ngayon, yung pa rin po yung most watch sa Eat Bulaga. Natatalo niya pa nga po yung bawal judgmental eh. Mas marami pong views at millions views po ang nahahakot ng Kalye Serie Days sa YouTube, maging sa mga social media. And of course, Miss Romela Vigila, correct ka dyan, Artista Life. In denial lang Eat Bulaga na bumaba na talaga ang rating nila. Nakikipagtigasan pa sila sa mga fans or viewer. Ang gusto lang naman ng fans mapanood sa Eat Bulaga, Jowa Pao Meng din. Mahirap bang intindihin yon? Kapag ginawa nila ang gusto ng mga fans, tiyak babalik ang magandang rating ng Eat Bulaga. Aldab lang talaga ang inaabangan namin. Kung totoong papalitan na ni Maha si Maine sa Eat Bulaga, tuluyan ang walang manonood ng Eat Bulaga. Try nyo para malaman nyo. Guys, alam nyo na kung anong gagawin. Gets nyo? Ayan. Ito naman ang sabi ni Mga Romela Vigila. Kung ngayon nga lang po, wala lang po si Alden at si Maine Mendoza sa Eat Bulaga, patay TV na po ang ADN. How much more kapag totally tinanggal na po ang Aldab or si Alden Richards and Maine Mendoza at pinalitan nila ng ibang artista, mas lalo pong maraming magbo-boycott. Hindi lang po ang ADN, maging ang one-sided fans ni Alden at ni Maine na lagi pong inaasahan na makita ang kanilang mga idol. Kasi alam naman natin na malaki ang hatak po ni Alden at ni Maine Mendoza sa viewers, lalo-lalo na sa Eat Bulaga kung saan doon sila nakilala at minahal ng maraming mga Pilipino. And for the last, sabi ni Ma'am Regina Cristelimpo, Ma'am, that's okay. I won't watch EB anymore. I'm just watching it because of Alden and Maine. That's good. Can't use Maine for politics anymore. God bless. Yan nga po yung mga bulong-bulungan ngayon. At para bagang nais pong gamitin si Ms. Maine Mendoza ng isang politician para sa kanyang candidacy. Pero syempre meron pong mga umaalma patungkol po sa ganyang usapin, lalo-lalo na po yung mga magulang ni Miss Maine, kasi alam naman natin na hindi ganun ka safe kapag pinasukan ni Maine yan. So salamat po sa inyong mga very informative and very reliable na mga komento patungkol po sa ating pong recent update. And I pray na sana ay maging maayos ang lahat at huwag niyo pong kalimutang mag-comment sa ating comment section. So ang ating proper topic for today, kung saan nga ayon po sa ating source ay meron pong isang tabloid newspaper na nagsulat na si Maine at Arjo ay mag-asawa na. Yun po ang tinitle nila, ha. Ito po,
ni Alwin Ignacio. Ito po ay sulat ni Mr. Alwin Ignacio na may 13,391 na mga nag-comment at nagbasa nito po. Basahin ko sa inyo. Oo, sabi niya. Tama ang basa niyo. Hindi yan prediction mula sa perlas na bilog ni Manang Bola at mas lalong hindi yan vibration ni Madam Elma. Infamous psychic na di umano ay kayang bumuhay ng bangkay. Tiyak na magiging mag-asawa ni na Philippine sweetheart Maine Mendoza at dramatic Arjo Ataide sa pelikula pa lang, naman, hindi pa sa totoong buhay. So ito po yung isa sa mga pinaplano ng management ni Miss Maine Mendoza na i-partner nga si Mr. Spotted dito. At ang pinakamalupit pa dyan is gagawin po siyang isa sa mga wifey materials. Kumbaga isa pelikulang ito is gagawin po silang mag-asawa. Sabi dyan, tiyak ang pagiging, ayon sa diba that love impeachable source, si Ataide ay napipintong maging bida sa isang biopic of an immensely popular politiko. O diba, talagang pasok na pasok sa kung anong plano niya ngayon. Talagang gamit na gamit si Maine. Pasok na nga sa banga ang magiging paslit teenager. At yun na nga, kung pagtatambalin ang choices ng mga artistang gaganap sa major phases sa politician's life, talagang may uncanny resemblance ang tatlo at talagang perfect choice si Arjo para sa katauhang bibigyan buhay niya sa pelikula. Ayan ha. Nagdag pa ni impeachable source ang mga powers that be gagawin ang lahat na magiging may bahay ni Ataide sa paparating na pelikula ay ang kanyang rumored or sinasabing real na si Miss Maine Mendoza. Sabi dyan, hindi daw decorative at pang-marketing kaya isasama si Maine sa cast. Maganda ang pagkasulat ng kanyang katauhan. Siyempre pa, hindi mahihirapan na production na maging hubby wifey ang kanilang vibe. Yan, so ito po yung kanya pong mga komento. Naku, ang bongga ng makitang mag-asawang gagampanan ni Ataide at Mendoza. Parang practice makes perfect na ito. Di ba naman, mabuhay ang bagong kasal. Yan, kaya susunod na isisigaw sa kanilang tagahanga kung sakaling walang makapipigil sa kanilang roles as to love and hold till death do us part love sa pelikula. Kaabang-abang at hindi kahikab-hikab na pangyayari. Hindi na ba naman? Ayan. So ito po yung isa sa mga source na nabasa natin. Ito pala ay meron po silang pinaplano pero mukhang na-preempt itong plano na to sapagkat nakikita naman nila yung resulta. Unang-una, kaya pala nila ginis itong si Mr. Spotted sa Daddy's Girl kasi that is experimental thing para makita nila kung talaga bang mag-hit yung gagawin nilang movie. Kumbaga touch the water first po sila dyan sa ginawa nila. So, kumbaga sa ginawa po nilang pag-guest is tinignan nila kung ano ang magiging reaksyon ng lahat ng mga manonood patungkol nga sa pag-guest nga nitong si Arjo Ataide sa Daddy's Girl, which is nakita nila na nagkaroon ng malaking pagbabago at talagang mas lalong naging maganda ang resulta ng desisyon nilang pag-guest ni Mr. Spotted dun sa Daddy's Girl na hanggang ngayon ay talagang kumbaga is natanim sa isipan ng lahat ng mga manonood na iboboykot kasama na rin sa pagboboykot ng mga EDN ang Daddy's Girl. So dahil dito nakita nila yung hindi magandang impact sa mga manonood ay hindi po nila itinuloy. At isa pa dito ay umalma nga ang isa sa mga si Maine Mendoza and Alden Richards patungkol sa plano na ito. And I know and I believe na parang ito po ay kinancel na. Kaya naman nagbubunyi ngayon ang lahat ng mga ADN sa pangyayaring ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.